Ano yun? May itatanong ako sa'yo. Meron lang kasi akong hindi maintindihan. Ha? Huh? Kung ganun nga talaga kahalaga ang Yield sa kanila, anong ginagawa ng mga yan dito? Naisip ko lang, hindi ba dapat malalakas na gwardiya ang kinuha nila? Bakit mga walang kwenta at pipitsugi lang nandito? Sinong tinutukoy mo walang kwenta at pipitsugi, ha? Mabuti pa, tapusin na natin sila. Tingnan lang natin. Oh, ano pang hinihintay nyo? Bakit hindi pa kayo umatake? Sige na. Hindi. Kailangan ko sila pigilan. Ang mabuti pa, sumipad na kayo. Bakit? Ano yung pinagsasabi mo dyan? Binabalaan lang naman kayo ni Genji. Alam niya kasi kung anong kaya kong gawin. Kakaiba kasi ang pamamaraan ko. Ipaparamdam ko sa inyo. Bakit mo ako pinipigilan? Makinig ka sa akin. Mali itong ginagawa mo. Nakagawa pa rin siya ng electrical attack sa mga kalaban habang pinipigilan ang pag-atake ko. Ewan ko sa'yo, Genji. Alam mo, sa totoo lang, walang dahilan para hayaan natin silang mabuhay. Makinig kang mabuti. Sa oras na magkamalay ang mga yan, siguradong gaganti sila. Tayo naman na magkakaroon ng problema. Iba ang pakay ko sa pagpunta ko rito. At wala akong intensyong patayin ng mga tao makakaharap ko sa laban dito. At tandaan mo, isa na akong getbackers ngayon. At hindi ako mapakay sa gusto mo! Kung ikukumpara sa mga nakaraang laban niya, mukhang higit na mas malakas ang electrical power niya ngayon. Naiintindihan ko na. Alam ko na kung bakit siya tinawag at Thunder Emperor. Okay, kung yan ang gusto mo. At isa pa, wala naman akong balak na patulan ng mga walang malay na kalabang katulad nila. Oh, ano pang hinihintay mo? Di ka na! Hindi ko na ito matatagalan pa. Habang kasama ko si Akaban eh. Kailangang isipin ko kung ano ako noon. Nung ako pa ang tinatawag nilang Thunder Emperor. At ako ang may control ng lahat. Ban, nasan ka na? Kailan ba ulit tayo magkikita-kita? Jubei, nag-aalala ka ba sa Thunder Emperor? Iniwan niya tayo noon. Kaya bakit ako mag-aalala sa kanya? Jubei, alam mo kung bakit ko hiniling sa'yo na iligpit mo ang matalik mong kaibigang si Kasuki? Dahil gusto kong mapatunayan kung gaano ka katapat sa akin. Patutunayan ko uli ang katapatan ko sa'yo. Nakahanda akong harapin sila ni Akaban eh. Kung ipapapatay mo sila sa'kin, hindi ako magdadalawang isip. Sakura, sabihin mo, masyado ba ako malupit? Hindi. Totoo? Oo, Makubex, pero alam mo wala akong tiwala kay Kagami. Bakit naman? Alam naman nating pareho na walang saysay na patunayan ni Kagami ang katapatan niya sa'yo. Makubex, hindi ba isa siyang... Sakura, inaamin ko nakakaiba si Kagami. Nakakatakot ang pagkatao niya. Maituturing siyang isang delikadong nilalang. Alam na alam rin niya halos lahat ng bagay. Mahirap ipaliwanag ang kanyang mga ngiti at basahin ang takbo ng utak niya. Masalong hindi mo dapat siya pagkatiwalaan. Mali. Makapangyarihan siya. Malaki ang magagawa niya para sa atin. Kailangan natin siya. Mahirap aminin pero hindi na tayo gaya ng dati. Kaya umisip ako ng paraan. Paraan na higit nakakaiba sa ginamit ni Genji noon sa Bolts. Kailangan kong makakuha ng kapangyarihan na hindi nangangailangan ng impluensya. Wala nang imposible sa akin dahil hawak ko na ang lens, ang katapatan ni Jubei, at ang kapangyarihan ni Kagami. Sakura, gaya ng alam mo, binubuo ng tatlong magkaibang mundo ang Mugen City. Ang una sa tatlo ay ang tinatawag na lower district o lower level na siyang kinasasakupan natin. Ang sumunod ay ang mid-level area o kilala sa tawag na midline area. At ang pinakamataas ay ang upper area na tinatawag na Babylon. Ayokong mabuhay sa takot sa mga taong nasa upper area. Sa mga katulad natin na nabubuhay dito sa lower level ng Mugen City, ang pagkakaroon ng kapangyarihan ang tanging solusyon. Tama ka. Kagami. Bakit? Huwag mong pilitin ang sarili mo. Hayaan mo munang tapusin ni Makubex ang kalkulasyon niya. Huwag mong sayangin ang lakas mo sa isang walang kabuluhang laban. Ah, ganun ba?
Sa tingin ko, oras na para tayo naman ang lumaban. Huwag naman nating masyadong iasa kay Makubex ang lahat. Jube, tignan mo. Mukhang nakarating na rito ang taong hinahangaan yung dalawa ni Makubex. Biruin mo, may naghihintay pala sa atin sa likod ng pintong ito, Genji. At nararamdaman kong malalakas na tao ang makakalaban natin ngayon sa lugar na to. Kilala ko ito. Ito ang... Ikaw ba yan? Jubei! Jubei! Kusta? Long time na siya! Delikado! Muntik na ako! Akaba na eh, bakit ganun? Parang may mali. Ay, nako, mukhang wala ka na talagang pag-asa. Ano ka ba? Hindi mo pa rin ba naiintindihan, Genji? Siya ang ipinadalang asasin ni Makubex. Pero imposible! Alam mo bang si Jubei ang pinakamatalik na kaibigan ni Kazuki? Kasamahan din namin siya noon sa... Para sa kaalaman mo, pinatay ko na si Kazuki. Ha? Huh? Sinungaling ka? Gusto mong dalhin pa kita sa bangkay ni Kazuki? Jubei, pinatay mo si Kazuki. Sabihin mong... Nagsisinungaling ka lang, Jubei. Sabihin mo... Kung ganun siya pala, ang sinasabing Thunder Emperor. Hindi yan totoo, ha? Nagsisinungaling ka lang, Jubei. Nagmamakaawa ako. Sabihin mo na sinisinungaling ka lang! Ang patingnan mo nga naman, ang pagkakataon talaga. Hindi ko inaasahan dito tayo magkikitang dalawa sa ganitong sitwasyon pa. Hindi ba taga-upper area ka ng Mugong City? O mas kilala ng marami sa tawag na Babylon? Paano nangyari yun? Hindi ko man lang siya tinamaan. Paano siya nakailag sa atake ko? Bakit niyo ginagawa to? Kayo ni Makubex! Anong nangyari sa inyo? Ako naman ang magtatanong sa'yo. Bakit mo kami iniwan? Bakit mo nagawang pabayaan ng mga tao rito sa Mugong City? Ngayon nagbalik ka rito, kakalabanin mo ba ang mga dati mong kasamaan para lang sa pera? Nasalo niyang lahat? Naging magnet ang sandata ko. Alam ko na, electromagnet. Dahil sa inilalabas niyang kuryente, naapektuhan ang ginagamit kong sandata. Tinutulungan lang namin ng mga kliyenteng maibalik ang mga bagay na ninao sa kanila. Alam kong hindi ito may tuturing na disenteng trabaho. Pero, may pagmamalaki naman namin sa lahat ang aming pagiging getbackers. Nung umalis ako rito, at binuo namin dalawa ni Ban ang getbackers, meron akong nalaman. Ang pagiging getbackers ay isang trabahong maihahambing sa pagbuo ng isang napakalaki at komplikadong puzzle. Pinag-iisipan, pinaglalaanan ng pasensya, at pinagtsatsagaan. Hindi mo malalaman ang buong larawan hanggat hindi mo na ilalagay ang pinakahuling piraso. Kaya alam mo, talagang tinatapos namin ang sinimula namin trabaho. Inaalam namin ang lahat ng detalye. Gusto kasi namin maintindihan ang dahilan nila kung bakit nila ginawa yon. Gusto kong malaman kung ano ang yin at bakit ba ninakaw yun ni Makubex doon sa aming kliyente. Ano ba talaga ang intensyon niyo doon sa bagay na yun? Gusto kong sabihin mo sa akin, Jubei, bakit niyo pinoprotektahan ang yin? Pero wala ka mang sabihin sa akin. Sinisigurado ko sa'yo makukuha pa rin namin ang impormasyon. Kung ayaw mong masaktan, umalis ka na ngayon sa daraanan ko, Jubei. Kung talagang gusto mong dumaan, ba't hindi mo gamitin ang kapangyarihan mo? Kung ako sa'yo, hindi na ako magmamatigas. Dahil hindi ka mananalo sa akin. Talaga? Ba't hindi mo subukan ng malaman mo? Hindi mo ko kaya, Jubei. Umalis ka dyan. Umalis ka, sabi! Ah!
napakalakas pa rin ang kapangyarihan niya. Siya pa rin ang dating Thunder Emperor. Nako! Gustong-gusto na talagang bumaligtad ng sigmura ako. Kapag ipinagpatuloy ko pa pagpapanggap kong ito, siguradong masisiraan ako ng ulo. Nako, baka magkaproblema pa kami ni Van kapag nalaman niya to. Kailangan matapos na ang pakay namin dito nang makaalis na kami. Teka, parang may nakalimutan ako ha. Hindi bali na nga, baka hindi naman ganun ka-importante yung nakalimutan ko. Siya nga pala, may tanong ko lang, ano bang pangalan mo? Tawagin mo na lang akong Kagami. Alam mo kasi, Mr. Kagami, kapag pinatagal pa natin ang laban natin ito, baka tuluyan ko na makalimutan ang kasama kong si Genji. Kasama ko siyang pumunta dito. Makikiusap lang sana ako sa'yo. Kung maaari, magseryoso ka na. At siyempre pa, gagawin ko na rin lahat ng nalalaman ko. Pwede ko rin bang gawin ang lahat ng nalalaman ko? Ikaw ang bahala. Kung ganun, uunahan na kita. Diamond Dust! Huwag mo sabihin yan ang pinagmamalaki mo. Tatalunin mo ko sa pamamagitan ng ilusyon. Walang kwenta sa akin ang teknik mo ngayon. Ngayon, ako naman. Kung titignan, hindi ganun kapanganib ang Diamond Dust. Kumikislap ito kapag tinamaan ang liwanag. At pagkatapos, nakakalikha ng maraming ilusyon. At sa oras na pumasok ito sa katawan mo, unti-unti kang magkakagutay-gutay. Sa totoo lang nanghihinayang ako. Sabi nila, wala pa raw nakakakita sa totoong kapangyarihan ni Dr. Jackal. Ang akala ko, ako talaga ang unang makakakita. Nakakatawa ka naman. Alam mo, hindi ko inaasahan tagahanga pala kita. Para sabihin ko sa'yo, hindi mo ko basta-basta matatalo sa simpleng teknik na yan. Hindi! Bloody Cross! Nagawa niya maglaho. Nang binabantayan mong pinto. Ikaw ba hindi? Pareho lang tayo, Jubei. Pero naobserbahan ko mabuti si Akaban eh. Napakalakas pala talaga niya. Kagami. Bakit? Ikaw, sa palagay mo, saan ba talaga ako binabalak dalhin ni Makobex? Alam mo, nung si Genji pang namumuno sa bots, wala kaming ibang ginawa kundi sumunod na lang sa kanya. Ang totoo para sa amin, ayos lang ang maging sunod-sunuran sa kanya. Dahil kahit minsan, hindi niya kami dinala sa maling landas. Hindi siya gumagawa ng kalkulasyon. Pero, tinutulungan niya makabangon ng Mugen City. Kahit na paunti-unti lang. At ngayon nagbalik na dito ang Thunder Emperor. Nandito siya para pigilan ang binabalak ni Makobex. Katulad ng dati, walang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Anong gagawin ko? Nangako na kayong magkapatid na kakampi. Kay Makobex, di ba? Oo, ganun na nga. Sumumpa kami magkapatid na ang katapatan namin ay kay Makobex lang. Pati si Kasuki tuloy. Kung ganun, ituloy mo na lang. Pasasaan ba't masasagot mo rin ang katanungan sa isip mo? Sigurado akong darating din ang oras at malalaman mo rin ang tamang sagot. Umamin ka. Alam mo ang sagot sa tanong ko, hindi ba? Kung sakaling ganun nga, anong gagawin mo? Lalaban ako. Yun lang ang tanging paraan para makalis ako. Eh, ewan ko ba? Malakas talaga ang kutob ko na meron ako nakalimutan. Pero ano naman kaya yun? At saka ba't parang may bumubulong sa akin, nakalimutan ko na lang yun? Sandali, Genji. Ano ba iniisip mo dyan? Akaban eh! Alam mo, sa palagay ko, ako ang pinipilit mong alalahanin. Oo, tama ka. Ganun nga. Totoo pala na malakas si Makobex. Naaamoy ko ang spy fragrance ni Himiko dito sa lugar na to. Ang mabuti pa, umanap na tayo na ibang daan. Hindi na yung kailangan, Paban. Umalis ka dyan.
kayang-kaya ko sirain ang harang na yan. Ano yun? Tumahimik ka. Huwag kang maingay. Huminahon ka lang. Hindi mo gugusto yung mapansin ka nila. Kayang-kaya ka nilang patayin sa loob ng 5 minuto. Narating na rin natin yung lugar ni Makubix. Teka, sandali lang. Sigurado ko bang ito ang tamang daan? Bakit ba sa akin ka nagtatanong? Kung gusto mo, hanapin mo na mag-isa. Tapos ko na ang trabaho ko. Nagawa ko ng tungkulin ko bilang agent. Ah, talaga? Kaya pala tumatakas ka kapag mayroong problema. Patutunayan kung matapang ako! Anong tinatayo-tayo mo dyan? Hahayaan mo ba akong umalis na lang mag-isa? Shhh, huwag kang maingay. Ah? Kung hindi, siguradong tapos tong kasama mo! Pambihira, ikaw na lang palagi ang pinagmumula ng problema. Huwag mo kong alalahanin. Gawin mo kung anong dapat mong gawin. At isa pa, hindi ako natatakot mamatay. Kaya sige na, kumilos ka na. Patayin mo ng dalawang ito. Ang galing ah. Ang tapang mo yata ngayon. Nagtatabang-tabangan ka! Uunahin na kita! Ang lakas din naman ang loob nyo, no? Sinong nagbigay sa inyo ng karapatang manakit ng babae? Si Kasuki! Kasuki! Himiko, ayos ka lang ba? Heaven, ba't nandito ka? Hay nako, mahabang kwento. Mabuti na lang dumating ka. Hayaan ituturo sa akin ni Kasuki ang tamang daan. Sa palagay ko, malapit na nating makita ang iba pa. Alam nyo, napag-alaman ko na wala naman palang kwenta yung mapa na ibinigay nila sa atin. Posible na nasa ilalim ang Yil. Sa ilalim? Ang totoo, parte na rin ng lugar na ito ang ilalim. Sana lang matagpuan na natin ang hinahanap natin. Ay, kahanga-hanga talaga si Kasuki. Maaasahan siya, napakahusay niyang tour guide. Siguro wala na talagang lugar dito sa Mugon City na hindi niyo alam, ano? Mali ka, may isang lugar pa akong hindi alam. Ha? Ang Babylon ang ibig kong sabihin. Yun bang nasa upper area ng Mugon City? Ano? Babylon? Alam niyo, narating ko na yung mid-level o yung tinatawag nilang midline area. Ginawa ko na ang lahat ng makakaya ko at hanggang doon na lang ang limit ko. Ni hindi ka man lang natakot? Pero Kasuki, bakit ka nagpunta sa mapanganib na lugar na yun? Dahil gusto kong malaman ang sikreto ng Mugon City. Ha? Bilisan nyo. Malapit na tayo sa kinaroroonan ng Yil. Mukhang nagdatingan na silang lahat. Kasuki, buhay ka pa pala. Sa simula pa lang na pinaplano natin ang lens, sinabi ko na sa inyo ang intensyon ko. Gagawa tayo ng panibagong Mugon City para sa mga tao. Ayokong mabuhay tayo sa takot sa mga taga-upper level, kaya ako ang magsisimula sa lahat ng pagbabago. At ngayon, ipinatawag ko kayong lahat dahil sisimula na natin ang plano. Dumating na ang oras para ipakita niyong lahat ang taglay niyong lakas. Gagawin natin to sa ikabubuti ng Mugon City. Kaya humanda kayong lahat sa malaking pagbabago.